Pisces, welcome, and this is your reading. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito, ikaw yung tipo ng tao na madali kang ma-attract sa tao kapag meron kang nakikitang maganda dito, okay? Yung man tipo na ramdam mo kung mapapabuti ka sa tao, okay? So, nakikitaan ko dito, hindi ka tumitingin sa physical na anyo, kundi sa pag-uugali, ano? Ito lang nakikita ko. Kasi nakikitaan ko dito na gusto mo ay yung may paglago sa isang relasyon, yung pag-iingatan, yung bang tipo na gusto mo yung malalim na koneksyon, okay? Kung hahantong ka sa isang relasyon, gusto mo ay yung malalim, yung may tulungan ng bawat isa. Ito lang nakikita ko. Para nang sa ganun, ano, yung nakikitaan ko dito yung gusto mo ay yung pareho kayo na nasa ayos, okay? So, nakikitaan ko rin dito yung growth. Yung iba sa inyo, aware ka, okay, sa yung sarili. So, nafe-feel ko dito na gusto mo yung paglago or gusto mong lumago, okay? Gusto mong matutunan na maging maayos, maging matagumpay, okay? Na maging matatago, okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito yung paglago na nangyayari or ginagawa mo sa sarili mo, okay? Kaya din sabihin, meron kang mga binabago sa sarili mo, okay? Give me the message. Yung iba sa inyo, hindi halos lahat. So, grip. Yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito, nakaranas ka din ng kabiguan pagdating sa relasyon or meron ditong luha na nangyari, ano. Yung iba naman, merong mahal kang sa buhay na umalis or lumisan sa'yo, okay? So, nafe-feel ko dito na ikaw, nagkaroon ka ng pang-unawa dito na hindi lahat ng tao or bagay, ano, ay nananatili. May time na lilisan din to sa'yo, okay? Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito na nagiging kang handa dito, nagkakaroon ka ng pang-unawa dito. Kumbaga, nafe-feel ko dito na dumarating man ito or umaalis ito, nakikitaan ko dito na-appreciate mo, okay? Meron kang bagong paniniwala or pinaniniwalaan na hindi lahat ay nananatili or nandyan palagi sa'yo, okay? So, nakikitaan ko dito na kung umalis, okay, kahit na nasaktan ka dito, nafe-feel ko dito na mas pinili mo yung oportunidad na darating sa'yo, okay? So, ito lang yung nakikita ko, no, kung nakaranas ka ng kabiguan pagdating sa pag-ibig, kahit sa kaibigan, or meron kang mahal sa buhay na mayapa, nakikitaan ko dito na handle mo to ng maayos, okay? Give me the message. Pride. So, yung iba sa inyo, pedring, kumbaga kung ikaw before, ano, nilulok or nilunok mo, kinain mo yung pride mo, no? Kumbaga, kahit natatapakan ka na, nikakain mo lang yung pride mo para sa tao na to dahil mahal mo, okay? Nakaranas ka ng ganun, ano? Yung iba, no, hindi halos lahat. So, nakikitaan ko dito na natutunan mo na mahalin yung sarili mo, ano? Natutunan mo na kailangan ka ng itrato ng maayos ng tao, okay? So, meron kang pride, okay? Kumbaga, napag-aralan mo na yung pride ay hindi masama at hindi rin mabuti. Depende lang sa sitwasyon na nangyayari, okay? Para sa ikabubuti ng isang tao. So, nafe-feel ko dito na merong pag-aalaga kang ginagawa or protection sa sarili mo na kung saan itong pride na ito yung humaharang dito, okay? Maybe meron kang tao dito na sobra kang minaltrato, sobra kang inabuso. So ngayon, nakita mo na dito yung halaga mo, kaya yung pride mo dito ay umaandar sa'yo, okay? Ito lang nakikita ko. So, merong pagbabago na nangyayari, okay? Give me the message. Meron ka dito na take a breath. So, nafe-feel ko dito, no? Meron kang
inalisan or pwede rin sabihin na nagre-relax ka, okay? Yung iba sa inyo nagre-relax, kumaga nagpapahinga ka muna, pwedeng sobra ka ng nahihirapan sa sitwasyon, yung iba, no, hindi halos lahat, may mga problema kang kinakaharap na kung saan, ano, nakikitaan ko dito, tinutulak ka dito na mag-relax-relax muna, ano, ito lang yung nakikita ko. So, meron ka dito ang kadiling na cancer dun sa iba. So, napifeel ko din dito sa last quarter moon in Capricorn, ano, yung bang tipo na kapag hindi mo na kaya yung sitwasyon, tinuturoan ka dito na talikuran na to, no, or i-release na to, no. Yung bang tipo na kapag sobra nang hirap yung nararanasan mong sitwasyon, yung iba ay hinahayaan na lang ang nakaraan, okay? Pwede rin naka-recover ka na or tinatanggalan mo na to, no? At ito na nakikita ko yung iba sa inyo, mas nagigikang matatag, okay? So, merong pagbabago. Ayaw mo nang magpasakop sa nakaraan. Ito lang nakikita ko. Kasi nakikitaan ko dito na mas humahanap ka ng mas malalim, ano? Yung bang tipo na nagigikang malalim sa mga desisyon or pwede rin nagigikan ng malalim na tao, ano, meron kang mga hinahanap kung papasok ka sa isang relasyon, yung may lalim, ito rin na-feel ko, yung merong give and take, okay? Merong malalim na connection ang bawat isa. So, na-feel ko dito na gusto mo kung papasok ka man sa isang relasyon ay yung ganun, okay? Kasi pwedeng meron ka ng tinanggalan dito eh. Ito na nakikita ko. Pwedeng nangyari ito nung January. Last quarter mo yung January. Ito na nakikita ko. At nitong new moon ng October, nafe-feel ko dito na meron kang siniset sa kaisipan mo na gusto mo yung lalim na connection, okay? Pwede rin na meron ditong bago na parating, ano, na naghahanap ka ng lalim or pwede rin meron kang matagpuan na ganito, okay? So, nafe-feel ko yung iba naman sa inyo, binibigyan mo ng oras yung sarili mo. Nangyari to nitong last quarter mo ng September, okay? So, nafe-feel ko dito na mangyayari to, okay? Or pwede rin naset mo na to. Or ito na yung ginagawa mo, ano? Ngayong last moon in Libra season. So, nafe-feel ko dito na nagsiself-love ka, iniingatan mo na yung sarili mo, inaalagaan mo na yung sarili mo. Ganun ka ngayon, okay? Kumbaga, meron kang sineset sa kaisipan mo na kailangan ng pagbabago, okay? Yung iba sa inyo, meron kang kadiling na Libra. Give me the message. So, meron ditong malapit na parating dun sa iba, okay? Pwede rin love life or pwede rin biyaya, okay? So, meron ako nakikita dito na positive na parating. Give me the message. Malapit na to. Sikreto to, okay? Kumbaga, sinisikret muna ni universe to mga parating. Pwedeng surprise to para sa'yo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Merong pinanganak nung 28 at 5. So, calm. Panatiliin mo lang kalmado, okay? You, okay, you. Kumbaga, meron ditong sikreto. Sikreto to. Na kung saan, ano, surprise. Pwedeng blessing ang dumating sa'yo dito. Okay, kaya kalmado mo na. Meron ako nafe-feel ditong happiness and renewal sa iba. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Meron 32 years old. Pinanganak nung 7. Give me the message. Ano pa yung mensahe? So, nakikitaan ko dito yung iba sa yun mas nakatuon sa sarili. Nagsiself-love, self-care, ganyan. Or pwede rin sabihin na nakatuon ka sa pagbabago. Nagaganap sa iyo yung healing. Okay, kung meron kang masakit na nangyayari sa buhay mo or naranasan na, no, nasa healing process ka. So, ito yung mensahe sa'yo, no? Matthew 25:21.
So, nakikita ko dito, no, well done, thou good and faithful servant. Kumbaga, nakikita ko dito na tapos na eh. Kumbaga, binibigyan ka dito ng mensahe, tapos na lahat ng hirap mo dahil lagi kang matapat na lingkod. So, nakikita ko dito yung blessing, ano, may ipagkakalob sa'yo dito, pero sikreto muna ito, no, may sorpresa. Dito na yung nakikita ko, kumbaga, pwedeng binibigyan ka dito ng kapayapaan, ano, na mag-focus ka sa sarili mo, okay? Kasi nagiging kang matatag, nagiging kang tapat sa kanya dito. So, meron ditong mangyayari na hindi mo inaasahan. Surprise to para sa'yo, okay? Ito lang yung mensahe. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.